Madalas ka bang kumakain ng pinya? Isang tropikal at masarap na prutas dito sa atin sa Pilipinas. Subalit alam mo ba na maging ang prutas ding ito ay mayroon palang tinataglay na bertud, mutya, o gamit na sa puno lamang ng mga pinya mo maaaring makuha. Isang klase ng gamit na napakahusay na pampaswerte at mainam sa mga paglalakbay sa katubigan o sa karagatan. Kaya kung mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang ating mundo ay punong-puno ng mga hiwaga, mga kakaibang bagay, mga pangyayari na minsan nga kahit ang siyensya ay hindi ito maipaliwanag. At kabilang na nga rito ang mga mutya at talismang sa ating kapaligiran at kalikasan o sa ilalim ng mga lupa mo maaaring makuha. Kagaya ng mutya ng pinya. Tama, ang prutas na pinya na kilala natin dahil sa matamis at tangi nitong lasa. At syempre, ang napakarami nitong mga mata. Ang pinya ay isa ring prutas na masustansya at kadalasan nga itong ginagawang juice, suka, jelly at marami pang iba. Nauna ngang naipakilala ng manlalakbay na si Christopher Columbus noong mga 15th century. Batid mo ba na ang halaman o prutas na pinya ay simbolo pala ng good luck, swerte sa mga pangingisda o paglalakbay sa dagat? Kaya nga madalas itong inilalagay sa dulo ng bangka at pinaniniwala ang magdadala ng good luck o kaya naman ay good harvest. Ang pinya rin o ang disenyong pinya ay kadalasan ding ginagawang aksesorya o disenyo sa mga aksesorya at ipinangririgalo at maaaring simbolo pala ng pagkakaibigan at mabuting pagtanggap. At maging sa paniniwala ng mga Chinese o sa feng shui, ang prutas na pinya rin ay sumisimbolo sa prosperity, abundance at good fortune. At kadalasan ding hindi mawawala sa hapag tuwing bagong taon. Ang prutas ding ito ay kadalasang gamit bilang simbolo ng pagbubuntis o fertility para naman sa mga kababaihang hindi magkaanak. Subalit maliban pa rito ay nagtataglay din pala ito ng isang bato o mutya na sa lupang tinutubuan lamang ng pinya mo maaaring makuha. Ang isang natural pineapple quartz stone o Benyuan crystal na kung sakaling masumpungan mo nga ay napakabisa. Ang bertud na ito ay iba-iba ang hugis base sa kondisyon at lugar na pinagkakunan mo rito. Isang puting bato o kristal na mabisang gamit bilang pampaswerte sa buhay at gayon din sa pagninegosyo. Magagamit mo din ito bilang good luck para sa mga paglalakbay at pagbabiyahe sa katubigan. At isang mainam na panghalina at maaari mo ngang ilagay sa silid tanggapan, isabit sa taas ng pintuan o sa kisame ng bahay at gayon din naman sa loob ng tindahan. Isang bertud at gamit na makakuha sa prutas na pinya na marami palang tinataglay na kagamitan. Ikaw, nais mo rin bang makatagpo o makakuha ng bertud na ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Itinatapon mo rin ba ang gitnang bahagi ng prutas na ito o ng pinya? Kung gayon, panoorin mo muna ang videong ito sapagkat itinatapon mo pala
ang pinakamasustansyang parte nito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga pakinabang at gamit ng bahagi ng pinya na madalas ngang itinatapon at binabaliwala, ang pineapple core o ang alibutod nito. Ang pinya o ananas cumosus o pineapple sa Ingles ay isang tropikal na halamang kilala dahil sa sariwa, matamis at malinamnam nitong lasa. Isang klase ng halaman na nagtataglay ng mga bunga na animoy na pabalibutan nga ng maraming mata at mga dahon na mistulang korona. Masarap ang bunga ng pinya sapagkat ito ay mayaman sa mga nutrients at sustansyang kailangan ng ating katawan. Subalit iilan lamang ang nakaalam o nakababatid na maging ang core nito o ang ubod ay labis pa lang kapaki-pakinabang. At kadalasan nga ay inaalis ito at agad ay itinatapon lamang. Subalit batid mo ba na ang bahaging ito pala ng pinya ang labis pang mas masustansya at nagtataglay ng mas puno at mas malakas na konsentrasyon ng mga sustansya? Ito ay ang enzyme na kung tawagin ay bromelain. Ang bromelain ay isang digestive enzyme na matatagpuan nga sa pinya, lalo tigit ay sa core nito. Nasa mundo nga ng medisina, ito ay isang mahusay na magagamit bilang anti-inflammatory at anti-swelling agent. Subalit maliban pa rito ay napakarami pa nitong gamit. Kaya huwag mo agad-agad itapon ang alibutod, ang gitna o ang core ng kakainin mong pinya sapagkat ito pala ay mainam na panlaban sa cancer. Kung kayo ay mayroong problema sa bituka o sa inyong tiyan, mainam rin itong solusyon. Napaka-epektibo rin ng pineapple core bilang pantulong sa pagpapabilis upang makarecover mula sa operasyon o sa surgery ng isang pasyente. At mahusay ring panlaban, lalo na nga sa mayroong mga allergy o kaya naman ay asthma. Kung sakali naman na mayroon kayong sinus infection o rhinosinusitis, makatutulong rin ito upang maiwasan ang mas malalapang infeksyon nito. Kung ikaw naman ay mayroong rayuma at palaging sumasakit ang tuhod, makababawas din ito ng pananakit na nararamdaman. Lalo't higit ay mahusay ito sa pagdadayet o pagbabawas ng timbang. Subalit papaano mo nga ba ito kakainin? Maaari mo itong i-blender kasama ng pipino o iba pang prutas bago inumin o gawing smoothie. Maaari mo rin itong hiwain ng maninipis at saka i-bake upang maging crispy chips. Mainam din itong gadgarin at saka i-topping sa oatmeal, sa salad o kaya naman ay sa paggawa ng mga special sauces sapagkat ito ay nakadaragdag ng kakaibang flavor. Maaari mo rin itong pakuluan at saka katasin upang i-toppings naman sa mga pastries at saka sa mga cocktails. Hindi ba't marami pa palang pakinabang ang gitnang bahagi ng pinya? Kaya naman next time ay huwag mo na itong basta-basta itapon pa. Dahil hindi lamang useful, ay marami pa palang sustansya. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Bihin ng mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto.